Alam mo ba na meron na ngayong virtual pag-ibig kung saang maaari kang gumawa ng iyong account para makita ang iyong pag-ibig informations? Sa virtual pag-ibig, maaari mo nang makita ang iyong total earnings or dividends, ang summary or history ng iyong mga hulog, kung updated ba ang iyong employer sa pagbabayad sa iyo, at kung nababayaran ka ng pag-ibig contribution ng iyong employer. At higit sa lahat, makikita mo na rin ang iyong pag-ibig MPL at calamity loan summary. Kaya, yan ang ating tatalakayin sa videong ito, kung paano gumawa ng pag-ibig fund online. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head. Natin umpisahan, pakihanda muna itong mga to bilang requirements sa paggawa ng pag-ibig fund online. Una, scan copy ng passport. Kung wala ka pa namang passport, any 2 valid IDs. Pwede na ang company ID, SSS ID, driver's license, at iba pa. Pangalawa naman ang selfie with valid ID. Sa pag-selfie, nakasama ang iyong valid ID, graduhin lamang na malapit ito sa iyong muka. Kailangan yung kamay mo ay hindi natatakpan yung mga numbers, text, or picture. At higit sa lahat, siguraduhin malinaw at hindi blurry ang pagkuha ng picture. Ang pangatlong requirements naman ay ang iyong pag-ibig number. Pag-ibig number po ang kailangan dito, hindi yung tracking number. Kasi hindi ina-allow yung tracking number, kundi pag-ibig number lamang. At ang pang-apat naman ay ang active email at contact number. Active email dahil dun sila mag-i-email sa'yo ng link pag nagawa mo na. At contact number kasi dun sila mag-send sa'yo ng one-time password. Pag na-ready mo na yung apat na yan, ready na tayo gumawa ng pag-ibig virtual online gamit lamang ang iyong cellphone. So una, sa step 2, open natin yung ating Google Chrome sa ating cellphone. So pag na-open na natin yung ating cellphone, pindutin natin yung tatlong tuldok na nasa taas na pinipindot ng arrow. Tapos click desktop site. Sa nagtatanong, para saan yung desktop site? Para yung viewing mo parang sa computer na din. So pag pinindot mo yan, magbabago yung viewing mo. So ganyan, ayan, kung napapansin nyo, medyo lumiit. So ang next step natin ay pupunta lamang or dito type mo lang sa Google yung virtual pag-ibig registration. Or kung gusto niyo mas mapabilis, punta lamang sa www.pagibigfundservices.com/virtualpagibig/. So ayan, pindutin lamang yung virtual pag-ibig. So ayan, i-zoom na natin. So yan yung mga option mo once na pindot mo na. Become a member, pay online, manage loans, view records, and log in or create an account. Since yung gagawin natin is magka-create yung account, pindutin yung log in or create an account. So ito na yung lalabas pag napindot mo na yun. So meron silang tatlong option na ibibigay. First is create an account using Loyalty Card Plus. Then pangalawa naman is create and activate your account online. And then yung pangatlo is account creation for OFWs. So I understand naman na hindi lahat ay may Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kaya dito tayo sa pangalawa, itong create and activate your account online. Pag na-click mo na nga yung click here, ito na ilalabas yung virtual pag-ibig account creation. So dito naman, igagawin mo lang is i-encode mo yung pag-ibig MID number mo, member's last name, member's first name, member's middle name. Then kung wala ka namang middle name, pinutin lang yung box dyan. Tapos date of birth.
Tapos, like I said kanina, dapat active mobile number kasi once na nilagay mo dyan yung mobile number mo ay magte-text sila doon ng one-time PIN. Then, proceed pag okay ka na. So, ayun na nga, magsisend na sila ng one-time PIN doon sa number na in-encode mo doon kanina. So, kung na-receive mo na yung number or yung one-time PIN na binigay ng pag-ibig, pinutin mo yung okay, tapos i-input mo lang dito sa next page. Or reference code, pipinutin mo lang dyan. Then, pag okay ka na, pinutin yung proceed. Tapos, mapupunta ka na sa next page kung saan kailangan mong i-fill out yung mga required details na kailangan nila. So, ayan, sa user account, kailangan nila yung email address. Make sure again, yung email address is active and updated kasi doon sila magsisend ng link. Then, kailangan mong sagutan lahat yan. Security question number 1, number 2, number 3, tapos kung ano yung answer mo. Kasi if ever na makalimutan mo yung password mo, yan yung tatanungin sa'yo. Yung mga security questions for password retrieval. Tapos, doon pag bumaba ka naman na, dito na yung time na upload photo of valid ID. So, kung may password ka, okay na yan. Isa-select file mo lang, tapos pindutin yung passport. Tapos, kung wala ka naman passport, pindutin mo yung other IDs. Sa other IDs, may dalawang option dyan na pwede mong i-upload. Tulad nga sinabi ko kanina, pwede yung company ID or SSS ID or kahit anong ID na government issued ID. Select file mo lang. Tapos siya nga pala, may mga nakatatlong gawa ako nito kasi may instances kasi or may mga cases na yung file upload ko is hindi siya nagpo-proceed. I mean, yung ina-upload mong files is sasabihin error or sasabihin hindi mo siya na-upload though na-upload mo na kaso nag-error. Ang gagawin nyo lang doon is i-refresh nyo lang tapos ulitin nyo from the start para mag-proceed siya. Kasi ako nakatatlong ano ako bago siya nag-proceed or trinay ko na ibang araw bago siya naging successful registration. So pag okay mo na lahat yan ay pipindutin mo na yung submit application. So kung may problem or may kulang doon sa application mo, mayroon siyang pula. For example, kulang ng birthday or may problem nga sa uploading ng valid ID, hindi siya magpo-proceed. Magpo-proceed lang siya pag kompleto na lahat. Tapos ayun, morning kong ginawa tong account ko, then mga hapon, mga alas 3, ay nag-email na nga sa akin si Pag-ibig. So once nag-email na sa'yo si Pag-ibig, ang gagawin mo lang ay pindutin yung link or yung click here para mapunta ka sa Pag-ibig website kung saan papalitan mo yung password. So, ngayon nga meron ka ng virtual Pag-ibig fund, ang next step na gagawin natin ay explore natin yung functionality or yung functions ng iyong account. So, ang punta lang ulit doon sa website na pinuntahan na natin kanina, then pindutin yung login. So, once naka-login ka na, ang gagawin mo lang, lalagay mo yung email address mo, tapos yung bagong password na ginawa mo kanina. So, ayun, para ma-check yung iyong contributions, ang gagawin mo lang, pindutin yung tatlong line sa taas. Ayan. Tapos, pupunta ka sa regular savings. I-click mo lang yung regular savings. Okay? So, ayan. So, makikita nyo na, yan na yung details ng contributions ko. Yung initial remittance date, kung kailan ako nag-start ng hulog. So, November 12 nga daw ako nag-start ng hulog. Then, total employee share, nasa ganyan pa lang, maliit pa lang. Total number of contribution, 93 pa lang kasi nga, kailan lang din naman ako nag-ano, 7 years pa lang naman ata ako nag-work. Then, makikita mo na rin yung dividends mo, nasa 4,074 yung kinita ko sa Pag-ibig. Tapos yung employer share naman nasa 10,300. Syempre mas malaki kasi yung hinuhulog ko as employee. Tapos kung gusto mo naman makita yung mga previous contribution mo, kunwari kung gusto mo makita yung 2012 contribution mo, pindutin mo lang 2012 tapos click yung ano, yung link. Tapos ayan lalabas na yung mga ano, mga contribution summary mo,
kung kailan ka nag-start ng bayad at kung anong employer or anong name na employer na nagbayad sa'yo. So, madali na lang i-backtrack nung contribution summary mo. Hindi ka, matcha-check mo na kung binabayaran ka ba ng employer mo ng Pag-ibig. So, yan, tulad yan. Kahit yung contribution ko noong 2012 ay nakikita pa rin siya. O, diba? Tapos, yung next, isa pa niyang function ay kung gusto mo naman makita yung Pag-ibig loan mo. So, pupunta ka lang sa multi-purpose loan. Tapos, may dalawang option siya, yung view and apply. So, pwede ka rin mag-apply dito. Pwede mo lang itong gawin pag meron kang loyalty card plus. So, since viewing lang naman yung gagawin natin, pipindutin natin yung view. So, ito, may loan nga ako sa Pag-ibig. Tapos, ito na lang, ito yung detalye niya. So, yung nag-grant sa akin, ito yung amount na yan. Then, makikita na rin dyan yung outstanding balance ko. Tapos, kung magkano yung monthly amortization. So, yan nga, lumalabas na. Meron, yung monthly amortization ko is 1,277.75. Tapos, kung gusto mo naman makita yung mga previous payment mo or yung payment summary mo. For example, ako titingnan ko yung loan payment ko ng 2020. Pupintuin mo lang yung view payment. Ayan, makikita mo na ito yung hinulog ko ng loan sa loan ko noong 2020. So, meron na akong apat na hulog. So, kung mapapansin nyo dyan, ang hinuhulog ko is 1.5 instead na yung normal na 1.2 kasi nga, para mas mabilis siya. Para mas mabilis siyang matapos. So, nasa inyo din naman yun kung susundin nyo ba yung ano, yung amortization nyo. Pero kung hindi nyo sasabihin sa employer nyo, normally, ang susundin talaga nila is kung magkano lang yung amortization na binigay sa kanila ni Pag-ibig. So, tapos, isa pa sa ano niya, ang kinagandahan nitong virtual Pag-ibig ay makikita mo yung latest announcement or kung ano yung latest na ganap ni Pag-ibig. So, ayun, maganda siya, diba? Kaya maganda talaga na may sarili kang or gumawa ka ng virtual Pag-ibig account. Na nagtatapos ang ating video. So, kung may natutunan ka naman sa video nito at kung gusto mo ng mga video ang kapupulutan ng aral, travel ideas at tipid tips at iba pa, maaari lamang na mag-like, comment sa bandang ibaba at mag-subscribe para maging updated sa sunod kong mga videos.